Ipinaliwanag ni SSS President and CEO Aurora Ignacio na inaayos na ang nasabing pondo sa Development Bank of the Philippines para maiwithdraw ng mga pensyonado. Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioners. Atin pong tatalakayin ang tunay na estado ng SSS Second Tranche ng 1,000 pension increase. Ayon sa inilabas na press briefing ng SSSM President and CEO Aurora Ignacio na may igagawad ito sa taong 2022 o bago mag-2022. Atin pong pakinggan ang balita rito. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Alam natin na magdadagdag ng kontribusyon ang mga miyembro. Ngayon, ang tanong, saan kukunin ang pondo para sa dagdag na pensyon? Kabayan sa existing contributions at sa investment reserve fund ng SSS kukunin ang dagdag na 1,000 pensyon para sa mahigit na 2 milyong pensioner ng SSS. Pero dahil nga makakaapekto yan sa kabuuang pondo ng SSS, ay kailangan namang itaas ang kontribusyon ng bawat miyembro kada buwan mula sa kasalukuyang 11% sa 12.5%. Samantala, may pag-asa rin na maibigay pa yung dagdag na 1,000 dagdag pensyon ayon sa SSS. Sa tansya nila ay pwede nila ibigay ito sa taong 2022. Pero kung gumanda nga daw ang kanilang koleksyon, ay pwede ring mapaaga. Kaya posibleng sa Pebrero nila maipapatupad ang 1,000 pension increase. Atin po munang balikan ang mga bagay na pumigil sa pagbibigay ng SSS Second Tranche ng 1,000 pension increase. Matatanda ang kinwestiyon nito ni Senator Franklin Rilon ang pagtataas ng SSS pension. Anya, alinsunod sa Section 4, Republic Act 8282 na nagbabawal sa SSS na magrekomenda ng pagtataas ng pensyon kung kakailanganin naman itong magtaas ng kontribusyon. At sinigundahan naman ito ng dating Pangulo na si President Benigno Aquino III. Hindi rin ito inaprubahan dahil ang paniwala niya dapat mag-ingat ang gobyerno dahil ang SSS ay may deficit na hanggang 2011. At naging positibo lang ang operasyon nito noong 2012. Sinabi rin ni Aquino na ang House Bill 5842 ay nakaangkla sa kanyang responsibilidad na matiyak ang SSS ay maaaring magpatuloy sa pagbibigay ng benepisyo na ipinangako sa lahat ng kasapi nito. At hindi lamang sa maikling panahon. Ganito ang paliwanag niya. Ngayon gagawa tayo ng mukha na matutugunan yung isang grupo at so sorry na lang doon sa lahat ng iba sasali sa sistema mula itong taon na to, kung naging batas yan, hanggang 2027, no, yun ang huling babayaran. Tapos doon, ay bahala kayo o bahala na si Batman. Eh, hindi naman yata tama yun. So, heartless ako ngayon kung 2027 nagbangkarote yan, yung 30 million or more, no, by the time, syempre more than 30 million, ang magsasabi naman, careless ako and heartless at the same time. Pero tama ba yun na dadaling ko ang taong bayan sa direksyon na yung magiging kapahamakan nila? Sana, no? Tingnan po niyo yung tinignan kong datos. No? Sabihin niyo kung mali yung aking reasoning dito. Kung mali, bakit di ko babaguhin yung ages ko? Pero kung tama naman po, no? Huwag tayo mag-isip nung yung pakinabang natin ngayon na katumbas ng problema natin bukas. Sa paniwala ko, bilang ama ng bayan, hindi naman yung tugunan mo na yung kailangan ngayon. Kailangan mo mapaplanuhan yung darating na pangangailangan. Ngunit, sa panahon ng pagpasok ng kasalukuyang presidente, si President Duterte, sinabi nito na "Yes, I will increase it kasi yung..." Nang dahil din sa pangako ni President Duterte na igawad niya ang dagdag pensyon para sa mga SSS pensioner at ginawa ito sa pamamagitan ng dalawang tranches. Ang first tranche ng dagdag pensyon ay naigawad noong 2017 habang ang second tranche sa kasalukuyan ay hinihintay pa. Ayon din kay Executive Secretary Salvador Medjal Dia, pinirmahan nito ang memorandum na maigagawad ng second tranche sa pinakamaagang panahon at hindi tatagal sa panahon ng 2022. Sinuportahan naman nito ng dating SSS Chairman na si Dean Amado Valdez. 2,000 pesos increase sa pension, commitment na yan eh. Commitment ng Duterte administration. Pangulo at
dalawang commitment ang ating Pangulo eh. Oh. Ibigay yung additional at sustainable. Okay. Hindi yung magbigay ka pero ano mangyayari, uubos-ubos biyaya ka nga pagdating ng araw sa susunod na generation. So sa February, yes. 1,000. Tama ko ba? January yon. January. January. Maaari may bigay ng February kasi yung mga administrative natin dyan eh. Okay. Yung sumunod na isang yung 1,000 transport. Yung sumunod, ang dami naming opsyon na... Ngunit, sa kasamaang palad, hindi ito pinayagan ng SSS Vice Chairperson at SSS President and CEO Aurora Ignacio ang pagbibigay ng second tranche ng 1,000 pesos pension increase. Anya, ang pagpapatupad ng kasunod na dagdag pension ay hindi makakabuti sa pondo ng SSS at maaaring mapinsala ang pondo ng SSS. Babatas daw po na nagsusulong na pabilisin yung second tranche ng paglalabas ng additional 1,000 pesos sa pension ng inyong mga miyembro, lalo pat yung mga naapektuhan din pong pensioners ng mga sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Ano po ang reaksyon nyo dito? Doon po sa sinusulong ng mambabatas natin, hindi lang po sila, pati na po yung ating mga senior citizens group, ano? Na ibigay ho ng SSS yung additional na hinihingi nilang 1,000 na pension, pinag-aaralan po siya dahil ang ating po requirement sa batas ay kailangan actuarially sound ang pondo po ng SSS. And right now po, kung sa pag-aaral po natin ay hindi ho siya makakabuti sa pondo ng SSS in the coming years. Pero hindi pa rin ho naman namin tinatapos yan dahil kagaya ho ngayon, nag-aalaw ho kami under the Calamity Loan Assistance Package na makapagbigay ng 3 months advance. Yun po naman sa 1,000 na yun. Ngayon po panahon ng pandemya, hindi naman ho maitatanggi na marami ho nawalan ng trabaho. At marami din po ang tumigil makapagbayad sa SSS. Kaya ho, medyo bumaba ho talaga ang ating kontribusyon. At iniingatan ho namin na ito para maging sapat na makapagbayad ng mga benepisyo na hihingin din po ng ating mga miyembro sa susunod na mga araw, kagaya na ho ng unemployment benefit package na binibigay din ho natin. Ito po ay parang insurance sa kanila. Tulong lang ho. So, sa ngayon po, ina-manage natin maigyang pondo dahil lumiliit po ang contribution. Gusto pa rin naman ho natin silang makover, kaya ho naggagawa tayo ng extension at matanggap ang contribution. Sa tingin po namin, napapanahon na po na ibigay na ang pangalawang 1,000 dagdag pensyon dahil na rin sa epekto ng pandemya at pagtaas ng presyo ng gamot at bilihin. Kaya ang ating hiling sa Pangulo, aprobahan na ito sa lalong madaling panahon bago matapos ang inyong termino. Kung sang-ayon po kayo, i-comment nyo po sa baba at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag ding kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!